mga nabili ko from January to June na nagustuhan ko talaga at ginagamit ko talaga, paano ko gagamitin to? Hi mga Jasters! Welcome back to another vlog! At ito si Jackie, may epal. Hayaan nyo lang siya magpalakanda ka dyan. Kamusta kayong lahat today? Sana ay okay pa rin kayo. At ito na nga. So, akalain nyo, nasa kalahati na po tayo ng 2021, ano. So, nasa mid-year na tayo, no? Na medyo late na nga kasi July na to. So, for this vlog, ay gusto ko lang i-share sa inyo yung mga favorite things na nabili ko since January. So, ang date ay January to June. So, tatawagin natin tong mid-year faves. Kung yung ibang mga vloggers, parang monthly, nagsishare sila ng mga faves nila, ako, gagawin kong mid-year. Since ayun nga, simula January yata, tinry ko na talagang i-lessen yung ano ko, mga binibili ko online. So, ang binibili ko talaga ay yung mga useful. Sure ka ba dyan? At yung mga gusto ko talaga, at sure ako na magagamit ko talaga. Pero may mga things pa rin naman na nabili ako dito na ano lang talaga, emotion ko lang talaga. Nadala lang ako ng emotion ko. At the usual, lahat ng links ng mga nabili ko, lahat ng products na makikita nyo dito ay lalagay ko dyan sa description box. Kasi pag kinlik nyo yan, may commission ako. Charot! So, ayan nga. Unang-una, siguro ito yung talagang best buys. Ibibigay ko na ngayon sa inyo. Ngayon pa lang. Ang best buy ko for the mid-year. At mid-year sale ko rin siya nabili. Ito. Ten! So, ito. Ito. Ano ba yun? Yan. So, ito ang aking MI Fit Band 5. So, antagal ko nang pinag-iisipan bumili ng fit band or yung anything na fitness na watch, ganyan. Tapos, ayun, nagtitingin-tingin ako ng mga anong pwede. Tapos, ito yung nakita ko na pinaka-affordable at MI kasi siya. Eh, yung phone ko MI. So, sabi ko, okay, pwede siya talaga at kasi para connect at kung may compatibility issues, at least MI din yung phone ko. Nagbasa talaga ako ng reviews, nanood ng YouTube. Very, very like ko talaga ang reviews na kanya. So, bakit ba Fitband? So, ang pinaka-favorite ko ditong feature niya talaga ay yung steps. Nabibilang niya yung steps ko everyday. Kasi nga parang lately feeling ko hindi na ako masyadong fit, hindi na ako masyadong gumagalaw. Tapos I'm trying to get back on track. I'm trying to lose weight ulit, ganyan, workout. So very okay to kasi nga nabibilang niya yung steps ko per day. Saka pwede kang pumili ng mga workouts, ganyan. Pwede niyang ma-measure kung ilang calories ang na-burn mo. At isa pang favorite kong feature niya, yung sleep. Natatrack niya yung sleep ko. So, namomonitor ko kung pagkulang ba ako sa tulog, kung kulang ako sa deep sleep, mga ganon. So, marami siyang feature. Pwede ka mag-picture, tas ito yung remote niya, ganyan. Ay, nako, super sulit siya for me. Ano lang siya, china-charge lang siya. So, every one week, nag-charge ako. Pero sabi dun sa box niya, 14 days daw. Pero okay na din, okay na rin sa akin yung weekly nag-charge. So, sobrang happy. Tapos, bala ko palitan, bumili ng mga straps para at least pwedeng bagayan yung mga damit, ganyan. Nanghihinayang lang ako dun sa mga relo ko kasi feeling ko hindi ko na sila masusuot. Eh, ito talaga, since suot ko siya everyday, pag niligo lang yata ako, tinatagal ko siya. So, ayan, very happy with this purchase. Nandyan lang ang link sa baba. Ito lang ang presyo niya. Parang mga 1.2, pero 1.5 yata siya. Eh, binili ko nga siya ng mid-year sale. So, sulit kung gusto niyo din talagang matrack yung ano nyo, fitness nyo. MI Fit Band is the way to go. So, ang next ay ito na. Siguro nakikita nyo yung mga nagpa-follow sa akin sa Instagram, Facebook, saka Twitter. Nakikita nyo na sobrang fan ako ng SB19 ngayon. Ayoko ng maraming kuda dito, pero yes, sobrang love ko sila, sobrang grabe, fina-fan ko sila ngayon. Isa po akong officially 18, mga since March. At alam niyo, minsan sobrang dami kong gustong bilhin na merch, pero iniisip ko, ano bang gagamitan ko, saan ko gagamitin? Quiet, love! May kaaway na naman po si Chucky. So, ayun nga yung mga merch, saan ko gagamitin, i-display ko ba siya, ganyan. Pero minsan parang gusto mo rin talagang supportahan yung group na gusto mong na ina-idol mo. At ito talaga, nakita ko lang kasi sa isang TikToker na ano, 18 din. 18 yung tawag sa mga fans na SB90. Sabi ko, eh mahilig naman din ako sa bucket hat. So, feeling ko nakita nyo na to, etong bucket hat.
So ito, super love ko siya. Ang ganda ng quality. Medyo mahal siya eh. Parang 500 ganyan. Super ganda ng quality. Itong Watt, ito yung truck nila kasi na nagfa-fast talaga sa akin. Ayan, itong Watt talaga yung naging sabi ko, okay, officially 80 na talaga ako. Tapos sa likod niya, may logo ng SB19. Sabi ko, parang hindi naman siya Jeje. Maganda naman kasi yung logo ng SB. Tapos ang ganda ng kulay na army green. At ito ay collab nila with Wear Casa. Ang dami ko pang gusto sabihin about SB19, pero siguro gagawa na lang ako ng video kung bakit ko sila sinastan or podcast episode. Kasi grabe ang pagka-fan ko sa kanila. Sila yung napapasaya sa akin talaga ngayon. So, thank you so much SB19. Pati mga pamangkin ko, fan na rin sila ng SB. Siya po yung nakapagpabago sa akin. Nung niligawan po niya ako, sabi ko sa kanya, sige, sabi ko sa kanya, sasagutin kita pero huwag kang umasa na mamahalin kita kasi dadagdag lang kita sa collection ko, sabi ko sa kanya. Ah, sinabi niyo? Kasi bata ka. At ito pa, so last na, bumili rin ako ng merch nila na sabi ko, marapit na kasi yung concert nila sa August 1. Hindi ko alam kung ma-upload ko to before August 1. So sabi ko, parang ang saya na may light stick siguro. So bumili ako na light stick. Less than 100 lang to, oh, di ba? So, ready-ready na ako sa concert. So, umiilaw siya. Maliwanag kasi ngayon. Hindi nyo makikita. At may free itong light stick na stickers ng SB19. And fun. So, very happy with this purchase. So, at sabi ko nga, di ba, minsan iniisip ko, saan ko ba gagamitin ito? Okay lang yan. Pag gusto nagpasaya ka, feeling ko ito na yung last. Charot! So, ayan, yes, tapos na yun lang yung mga SB19 merch. At next, kung naging favorite na binili. So, lagi nyo na itong nakikita sa vlog ko, itong honey citron tea. Pero, nakahanap ko na yung pinakamurang honey citron tea sa internet. Saka, lagi ko siyang in-order. Nahanap ko na yung pinakamura. At kalasa rin naman siya ng mga ibang citron tea. Kasi yung usual na 1 kilogram ng honey citron. So, ito siya. Ayan. Nang usual nito talaga na presyo. 380, 350, ganun. Tapos, ito, nahanap ko na 300 lang. 1 kilogram honey citron. Ang brand niya ay Nok Chawon. So, feeling ko legit naman siya. Kasi kalasa naman niya. At yung dami, ganun din. Tapos, same din naman yung lagayan. So, yes, I found the cheapest honey citron tea in the universe. In the Shopee and Lazada world. Super love this. At ilalagay ko yung link dyan para kung naging favorite nyo na rin tong honey citron, ito na ang pinakamurang makikita nyo. At kung natitipid naman kayo, kasi sa totoo lang, mahal yung honey citron at ang bilis niya maubos. Promise, ang bilis niya maubos dito sa amin kasi favorite siya naming lahat talaga. I found an alternative na local at gawa dito sa Pilipinas. Kasi yung honey citron, Korea talaga yung naka-imbento sa kanya. So, I found this, the Juice Habit. Pero ito naman, hindi siya citron. Calamansi siya. So, very healthy din at very masarap din. Medyo magkalasa sila ni honey citron. Kung hili kayo sa mga ano, maasim-asim vitamin C, ganyan. So, parehas din siya ni honey citron. Ihahalo mo lang din siya sa tubig. So, 1 to 2 tablespoon. At ang sarap din ito. Super like. Bagong bukas lang sila. Sa friend ko din to eh. Shout out to the Juice Habit. Thank you. Dahil may pa-freebie sa akin silang coaster. At ako ata ang unang umorder sa kanila. Pero promise, sulit masarap. At in the future daw, maglalabas din sila ng mga ibang flavors like ano, calamansi mango, ganyan. So, very excited ako dyan. Kung gusto nyo ng alternative to honey citron, kasi ito pala ay 200 pesos lang. 500 ml. So, okay na din, diba? So, next ay, eto, favorite ko tong nabili ko na organizer na naman, ang Queen of Organizing! Very, gusto ko talaga yung mga organizers. So, itong nabili ko ay napansin ko, apakalat ng mga underwear ko at saka mga bra, ganyan. So, bumili ko nito. Sobrang naging maayos yung buhay ko. Mas naging maayos yung cabinet ko. Ito. Ito, lagayan to ng mga bra. Ang ganda niya. Siyempre, tinanggal ko yung mga bra ko para baka makita nyo. Set siya eh. So, ito, isang lagay ng mga bra. Super naging organized yung cabinet ko. At ito, dalawang ganito. Nalagayan naman ng underwear.
na pambaba, tama ba? Paano English nun? Ng panty. Ng panty saka mga medyas. So, nakalagay dito mga medyas. Nalaging organized na. Gets? Dati may organizer ako, pero hindi ako satisfied. Yung mga square-square lang na siya na ganun. Hindi siya maganda eh. Pero, nung binili ko to, naging organized yung cabinet ko. Sa dalawang ganito, at isang ganito, sobrang naging sakto naman siya sa mga ano ko, gamit ko. At, naging organized yung cabinet ko. Super favorite. Maganda naman yung quality. At, sobrang mura lang niya. Parang ito lang, 200 plus. Yung buong set. So, kayo kung mahilig kayo mag-organize, bilhin nyo na yun. So, nandyan yan, link sa baba. So, next na naging favorite kong binili din ng mid-year ay itong bear kit. So, nakalagay siya dito. So, waxing kit talaga siya. So, ayan. Tinatamad na kasi akong magbunot-bunot ng kilikili. Nilagay ko siya dito kasi nilalanggang para protected. So, ito yan. The bear kit. Tapos, may kasama siyang spatula. Tapos, may kasama rin po siyang mga itong reusable na cotton, tawag dito, cotton pads, cotton strip. So, lalagyan mo ng wax, yan, hihilahin mong ganun. So, satisfied naman ako, effective naman yung pagwa-wax. Okay naman siya. Kasi kapag, mas okay talaga yung pagwa-wax kaysa pagbubunot kasi mas nakakaitim ng kilikili yung pagbubunot. Eh, hindi masyadong maganda yung kilikili ko. Pansin ko din talaga, medyo nag-improve na siya. Nahiya lang ako ipakita sa inyo, char. Pero yes, super satisfied dito sa The Bear Kit. Medyo mahal nga lang siya. Pero antagal ko na siyang mga ginagamit. Siguro mga 3 months na. So, sulit naman. At washable yung mga cotton. Next ay, bumili ko nitong frother ng coffee, ng milk. So, as a coffee connoisseur, nakikita ko to kasi lagi kay David Gison. Pero ang mamahal nung mga pinopost niya. Pero alam niyo ba magkano lang to? 35 pesos. So, kailangan mo lang ng battery. So, nandito yung battery. Tapos yun, ito yung pang-froth ng milk at saka ng ano, ng coffee. Napa-froth naman. So, okay naman siya. Working naman at ang mura niya talaga. So, okay na to sa akin. Happy ako dito sa purchase na to. Kung mahilig ka magawa-gawa ng coffee, tapos gusto mo lang ng konting flavor, ng konting kaartihan, i-froth mo yung milk o kaya minsan yung coffee, yung parang dalgona, okay siya. So, yes, very sulit to, 35 pesos. Link below. Parang ko nagtitinda, no? So, kasama nitong mga small things na nabili ko before, months ago na, itong oil sauce, vinegar bottle, flip cap, stopper, dispenser, pourer, faucet, kitchen tool. Sabi ng Shopee. Pakahaba. So, bumili ko dito ng mga 5 pieces. Tapos, bumili ako ng bote. Ang nabili kong bote, about, ano siya eh, mga nesty, ganyan. Tapos, doon namin nilagay, lalagay ko na lang dyan sa video, doon namin nilagay yung mga suka, mantika, toyo, patis, yon. Tapos, parang mas mukhang organized siya. At saka, yon, parang refillable na lang. Okay naman, nagagawa naman niya yung purpose niya sa life. Saka, mura lang niya. At kung gusto mong medyo mukhang organized yung, ano mo, kitchen mo, very good siya. Saka, hindi mo na kailangan bumili talaga ng bottle kasi nga ang dami namang existing na bottles. Alam ko marami siyang pwedeng paglagyan, pwede siya sa Sunmig, sa Vitamilk, yung akin Nesty, yung nabili ko ay na nasa bottle. Next, dapat pala ginugroup ko yung binili ko, no, na pang kitchen, pang ganyan, walang kwenta si Ted. Next ay ito, ano naman to, skincare. Wow. Yun, kung napapansin niyo yung skin ko, okay naman siya. Pero minsan, alam mo yung feeling mo, tumatanda yun lang yung skin mo. Hindi naman ako na bumabata, malapit ako mag-30 as in isang taon na lang. Tapos sabi ko, sige nga, kasi ang dati, ang skincare routine ko lang talaga, Eskinol, tapos Olay na facial wash, tapos Eskinol, tapos tutulog na, ganun. Pero ayun, ngayon, naglalagay na ako nitong vitamin C serum. Sorry po sa aso. Sa Beauty MNL ko siya nabili. Stop it lang. Ang ihini siya ako. Ang tatak niya ay Braille. So, maganda kasi yung review niya. Saka, ito yung pinakamura. Asa ko ripot. Ito yung pinaka nakita kong mura. At, I think, nag-brighten naman yung skin ko. So, ang goal kasi dito, ang objective niya, ang ano niya talaga, ay tanggalin yung mga dark spots. So, I think, okay naman siya so far. May napansin ko talaga na nag-bright yung skin ko nung every night naglalagay ako ng serum. At syempre, yung ating mga mata na yan, na eye bags, ganyan. Wala pala akong foundation. So, before talaga, hindi ko caring humarap ng walang foundation. So, yan lang, bare face. May lipstick lang ako, kilay, saka konting eyeshadow. So, I think, effective naman siya. So, Braille din yung tatak nitong binili kong eye serum. So, roll on. So, ganyan mo lang ganyan. Kasi, pansin ko yung mata ko, ang itim talaga nung ilalim. Noon pa,
hindi ko lang pa na-feel kung effective to kasi parang wala namang nangyayari pa. Nilalagay ko lang siya para lang din ma-prevent if ever yung mga wrinkles, ganyan. So, favorite ko na din kasi ano siya eh, masarap itong roll. Masarap, parang nare-relax yung ano ko, under eye ko. Kaya, favorite ko rin siya. Kahit hindi ko pa masyadong nakikita kung effective siya. Ayun, yun yung mga nabili ko from January to June na nagustuhan ko talaga at ginagamit ko talaga. Paano ko gagamitin? At love ko talaga. Wow! SB19. Oo, super happy ako lalo na talaga dito sa fit band. Ito talaga yung highly recommended ko sa mga gusto maging fit uli. So, ayun lang mga ka-juster. Sana nagustuhan nyo na naman itong video na haul na naman. Kasi marami rin talagang gusto tong ganitong video eh. Sabi ni Arian, shout out to my friend Arian. Bet niya daw yung mga ganitong, yung mga ganito kong pa-haul na video. At, ayun, thank you guys for supporting me na kahit na minsan nanulungkot ako kasi konti na ng growth nung YouTube ko at konti na lang din yung nanonood. Pero at least meron pa rin nanonood. At yung mga dating nanonood, sila pa rin talaga yung sumusupport sa akin. At kung bago ka dito, welcome ka Jaster. Welcome ka dito at invite mo rin yung mga ibang tao na panoorin ako. Ayun, super na-appreciate ko pa rin yung mga comments nyo, mga likes nyo, at yun talaga yung nagpapaano sa akin para magtuloy-tuloy dito sa YouTube. Ang iniisip ko na lang talaga ay na-enjoy ko naman at yun, na-share ko lang din yung konting parts ng buhay ko. So, thank you guys. Ingat kayo palagi at ayun, sana matapos na to ang pandemic. Magpabakuna? Ay, hindi pa ako nagpapabakuna. Ay, wala pa kasi akong schedule. Update, nakapagpabakuna ako after ishoot itong video. So, yun, sana nakapagpabakuna na kayo at kung hindi pa at kung meron namang bakuna dyan sa inyo ay magpabakuna na kayo. Ako nag-aantay na lang talaga ng schedule. Ingat kayo palagi and stan SB19. Bye!